nagmula ito sa reklamo about sa mga jumper balls at sa kautusan ng ating acting district director si Colonel Tom Ibay, napantayan natin yung kahabaan ng route. Marami kasi dyan nagkalat ng mga tao, ginatagyan kung anong gagawin nila dyan. So at the same time, yung safety na rin nila, kaya inilist natin sila dun sa gitna ng kaling Road 10. Kasi maraming gumagawa dyan, nagpa-parking, nagpa-parking. Tapos ngayon, jumper boys. Napaka-delikado at kinandak natin ito sa this oras ng gabi. Kaya hindi sila makita ng truck driver dyan, masagasaan pa sila. At mga nakahubad, anti-criminality na rin, ginawa natin. No? Ito ay hindi isang beses lang. Tutuloy-tuloy natin to para yung mga naka-standby dyan sa kalye na yan, mailigtas natin at maiwasan na yung mga pag-atake ng mga jumper boys. Sir, yung naging magdamag na operation niyo po, sir, ilan po, sir, ang nakalawit mo, sir, sa air? Sige, more or less, siguro mga nasa 20 katao yan. Pinikita natin sila ng mga paglabag sa ordinansa at yung mga minor edad naman ay tinurn over natin sa barangay para ibalik sa kanila naman. Warning lang muna, sir. Oo. At check din natin ang iba sa kanila kung yung mga standing warrant at parents. Gagawin natin ito ng regular. Ang pinakamagandang gagawin natin yan is yung consistency sa operation natin sa kalsanta. Kasi kung isang beses lang natin yan gagawin at makikita nila, wala na naman, eh babalik at babalik. Pero kung araw-araw, gabi-gabi, o ano, regular natin, tuloy na yan silang mawawala dyan. At yung patuloy na pakikipagunayan sa barangay, sino naman kasama natin dyan sa pagtaboy yung sa mga jumper boys dyan sa radio. Sir, although alam naman natin, sir, na may kakulangan tayo sa police, sir, ano po ba ang kasalukuyang estado ng police visibility sa area, sir? Eh, tayo naman ay tuloy-tuloy. Yung police visibility natin, tuloy-tuloy yan. Wala ka na yan. Non-stop yan. Ang pinaka-importante kasi talaga, alam mo, dyan, may mga talent tayo dyan, may mga force multiplier tayo dyan. Kailangan natin silang itap. Yan yung mga volunteer na andan tumulong sa ating opisyal na walang kabayaran. Yan, yan ang mga hakbang nagagawin natin pag paitingin natin yung ating partnership sa kanila. Sir, sa ilang araw mo pa lang po dito, sir? Lapong sa linggo. Sir, si officer. Yung iba, nakausap na natin, pero siyempre, di ba, may transition tayong yes, sir. Magaganap. So, siguro, after mag-take out ng mga bagong chairman natin, eh, tayo magpapatawag ng mga barangay ugnayan para magkakilala-kilala at para makapag-upisya na agad magtrabaho. At alam mo naman dito sa Tondo, talagang non-stop ang ating trabaho. Mapagabi man, mapaaraw, kailangan nagtatrabaho talaga. Sir. Ngayon, sa atin naman yung mga kapulisan natin, kahit saan ako magpunta, magtrabaho lang. Kung ano yung trabaho natin, doon tayo mag-focus para hindi tayo naliligaw. Trabaho natin is mapigilan yung crimen, limitahan ito, hindi lang kailangan natin i-solve. Yun lang ang kailangan natin pukusan kasi, siyempre, sinasabi ko nga kanya, pag-upo ko, lagi ninyong piliin ang peace of mind. After ninyo nagtrabaho, peace of mind, ay sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, hindi yung kung ano-anong kalukuhan na mamaya-maya, patatapain na kayo ng mga ibang unit dyan.
yung akin namang panawagan sa kanila ay kami ay tulungan nila na ituro, isuplo o i-text kung sino yung mga gumagawa ng mga kalokohan dito sa mundo. At maaasahan nila na a-actionan natin yan. Huwag silang matakot, kung tumuha ko, sabi ko bukas ang aking kusina sa kanilang lahat. Mapapulis, mapasama mamayan ng tundo, bukas itong aking kusina. At kung kanilang pagkakilanlan ay protektado, kung tatakot sila, at puprotektahan natin yun ng kanilang pagkakilanlan. Makakaasa kayo na ang inyong Rahabago Police Station ay naka-align sa direktiba ng ating acting district director na may iba yung serbisyo para sa Manileño. Muli po, Police Lieutenant Colonel Melvin M. Florida Jr. ang inyong officer in charge, Police Station 1. Thank you very much, sir. Salamat, sir.